Welcome to Donmar TV News Channel. Sa pagbisita ng BBM Sara Unit Team sa probinsya ng Rizal, inilahad ni Davao City Mayor at Vice Presidential Aspirant Sara Inday Duterte na pinili niyang maging presidente o makatandem si Presidential Aspirant Bongbong Marcos dahil sa eksperyensa nito pagdating sa local executive position. Ayon kay Mayor Inday, pinili niya itong makatandem dahil sa pagiging decision maker nito at karanasan sa politika. Matatandaan na naglingkod si Marcos ng tatlong termino bilang gobernador ng Ilocos Norte, isang termino bilang congressman at isang termino bilang senador taong 2010. Ito raw ang isa sa mga naging dahilan ng presidential daughter kung bakit nagkaisa sila upang ipakita sa publiko ang pagkakaisa sa susunod na 6 na taon. Ibinahagi rin ito kung bakit siya tumakbo sa national position gayong nauna ng inanunsyo nito na tatakbo na lang siya bilang alkalde ng Davao. Noong October 8, after noong October 8, inaraw-araw nila ako. Sinabi nila sa akin, Inday Sara, bakit hindi ka tumakbo? Iniwanan mo kami. Masama ang loob namin sa iyo. Hindi na ako nakakain. Hindi na namin alam kung saan kami papunta. Duterte, ang gusto ng mga tao, Duterte, pwede bang tumakbo kang Vice President? Aniya, gusto raw ng publiko na may tumakbong isang Duterte upang magpatuloy sa nasimulan ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon tumatakbo bilang senador. Nagpapasalamat naman si Marcos na pumayag si Mayor Inday na kanyang makatandem at sinabing sa lahat ng presidential candidate ay siya ang pinakamaswerte. Lahat ng mga presidential candidate dito sa halalan na ito, ako na ang pinakamapanat na presidential candidate dahil ang naging vice presidential candidate na kasama ko ay ang pinakamagaling, pinakamabait, pinakamahusay at higit sa lahat ay may panindigan si Mayor Inday Sara Duterte. Samantala, dinagsa ng mga supporters ng BBM Sara Unit Team Alliance ang kanilang pagbisita sa Inares Center Antipolo Rizal at nagkaroon rin sila ng pagkakataon na makapagpa-picture taking sa mga ito. Naroon din ang kanilang mga kaaliado at miyembro ng Unit Team tulad ni Nalakas CMD President at House Majority Floor Leader Martin Romualdez, ang kanilang senatorial slate na sina dating Senator Jinggoy Estrada at dating presidential spokesman Attorney Harry Roque, Agimat Party List, mayoral aspirant ng Kainta Rizal, Alvin Patrimonio, at iba pang mga local leaders ng Rizal. Kaya sinasabi ko sa inyo, daya lang talaga makakatalo kay BBM. At isa pa, yung nakaambang disqualification case. Pero kahit papano, sabi ng mga expert na mga lawyer, basura. Basura lang yung disqualification case na sinifile. Kung ako ang kalaban ni Bongbong Marcos, makapag-isip-isip ako na, uy, tama na. Diba? Tama na. Suko na ako, surrender na ako, ibigay na natin sa taong bayan ang gusto nila. Diba? Diba? This government is for the people, by the people. Diba ganun yun? Diba ang panggobyerno natin dito sa Republika ng Pilipinas, sa tao? O people now, already, speak. Yan, hindi yan bayaran. So kay ganun dapat. Yun dapat ang ituro ninyo sa constituents ninyo. Yan dapat ang ituro ninyo sa constituents ninyo. Welcome! Gayahin ninyo si Governor Gwin Garcia ng Cebu. Kahit na sino, welcome. Diba? Nothing personal. Sabi ni Gliseria, kayo, correct po kayo. Harinawa, mag-aisang magsanib pwersa BBM at Sara. So mag-back out ng mga ibang candidates para tuluyang pag-unlad ng buong sambayanang Pilipinas. At wala nang gagawing eleksyon. Dahil ngayon palang BBM at Sara ay elected na as Biso supporters nationwide. O nakatutok na sa kanilang dalawi, which means victory is at hand. Ganun na dapat kailangan mag-ano tayo eh. Kung baga, good afternoon, Sir Glenn, tama ka, hindi pera ang sukatan para manalo si BBM. Malinaw pa sa takdol na mabuan, panalo na si BBM. Mabuhay ang lahat ng nagsuporta kay BBM. Kahit walang perang natanggap, BBM pa rin tayo. Kung ako sa inyo, di ba? Hindi ibig sabihin na magsalita ako dito. Alam ko, kailangan ng tao ng pera. Sige, subukan ninyo, huwag tanggapin yung pera, hayaan ninyo. Subukan nyo naman sa mga buhay ninyong magboto ng taong hindi namimigay ng pera. Ginamit nga ng kampo ni Lenny, then todo deny sila, hindi daw pinapagamit. Yan. Nagpakita lang sila, sir, na loser sila. Puro bayad ang issue ng mga utak talangka. Hindi ba kayong nahiya dyan? Wala na kayong issue, kundi yung puro na lang bayad, bayad, bayad. Sus, marsip sa inyo talaga. Good afternoon, sabi ni Daniel Miko. Sir Glenn, watching from Tacorong City, Sultan Kudarat Province, BBM Vice President Ma'am Sara Duterte. Malapit na ngayon sa People Power Revolution 3.
Wala talagang kalaban-laban kay BBM. Grabe ang supporter. Sobra talagang dabi. Lalo na doon sa Nueva Ecija. Alam mo, may isang followers ako nag-share ng rally ni Bongbong Marcos sa Nueva Ecija na kung saan nag-comment si Erwin Tolfo. Ha? Ging fact-check. That's the reason why na dininay ko kasi ging fact-check. Mapiktuhan yung page ko. No? Sa totoo lang, daya lang ang makakatalo kay Bongbong Marcos. Sa totoo lang. No? Kasi buong mundo kasi nakasupport lahat ng mga Pilipino. OFW! Impossible dream na masiro pa si BBM dyan. That's what I want you to learn. That's what I want you to see. That's what I wanted you to enlighten. Because, di ba, ang mga ibang ginagawa ng mga kwan, personal na, wag naman kayo maging ganun. No? Wag naman, igalang ninyo kung ano yung gusto ng taong bayan. Because the government is by the people, for the people. Saan kayo kumuha? Good afternoon po dato, sabi ni Jacqueline. Eh, kahit ano po mangyayari, BBM ang president para sa pagbabago ng ating bansa. I am not disregarding the changes happened during the time of President Duterte until this point of time. Malaki talagang pinagbabago. Ang hiningi lang, pag manalo si BBM, na supuin ng korupsyon. Another one, taasan ang sahod ng mga teacher. Tanggalin ang contractualization. Diba? Bawasan ang privatization. Ibalik sa gobyerno yung mga pinagbenta. Magbili ang government ng mga shares. Para may say naman sila, hindi lang para monopoly ng mga malalaking negosyante na nagpapahirap sa bayan. Yung mga elitista. Okay? So yun dapat ang gawin ng susunod po na presidente ng Pilipinas. Pagtuunan niya ng pansin yan. Ha? Kung kurakot, ipakulong kaagad. Hindi nga may by trial, by para mag-standing ovation. Hindi ganun. Pakulong. Lagyan ng pangil. Oh. PCGG, Philippine Crocodiles of Grahaman Government. Sabi ni Manuel Esplago, tama naman si BBM at Inday Sara na magkaisa. Ayaw lang ng dilawan. At sa sursulan lang kasi ng US at CIS. Kaya ingat na lang talaga si BBM. O sa PCGG, si Bautista yung may alam dyan kasi lumayas na sa Amerika. O, lumayas na sa Amerika. Dala na yung sinasabing 3 billion na bayat ng Smart Magic. Nagising na lang tayo. Panalo na si Robredo. Sus, Santissima Trinidad, oo. O, ayun sabi, kayo, di ba, nasa gobyerno ang magnanakaw kasi alam niyo kung bakit. Sinabi niyo ba sa taong bayan? Yung pinagbintahan ninyo ng mga property na nasequester ninyo sa mga Marcos? Oh. Kung totoo na wala kayong hokus-pokus, okay, eh di dapat, hindi niyo ibenta. Mga alahas, ibenta ninyo. Bakit? Wala na bang, hindi ba nagpapaningin ng buwis ang gobyerno? Oh. Eh, hindi tayo spokesperson ni, ano ha, hindi tayo spokesperson ni Marcos ha. Eh, ito yung problema kasi pag ako ang maging spokesperson ni Marcos, bow, Diyos ko Lord, sa marami talaga matatamaan. Yes, sa totoo lang. Hindi ako nagmagaling-galing dito. Nagsuri din ako. Hindi ako nagsuri gamit yung libro. Kung di nagsuri ako, gamit yung konsensya ko. Na yung basihan ninyo ng mga ilgatin, welta yan, panahon pa ni Kupong-Kupong yan. Noon pa man, pabalik-balik ang issue ng mga dilawan laban sa mga Marcoses, gani, hindi makamove on. Oh. Diba, Laysam? Diba, Kuya Laysam? Hindi kayo makamove on. Hindi makamove on itong mga against kay Bongbong Marcos. Pwede ba 2021 na, tigilan niya na yung pantasya ninyo? Oh, ngayon, i-discuss ko sa inyo. Kung kurakot ang pamilya Marcos, maraming na-sequester ang PCGG sa mga assets na kung saan regalo sa kanya kay First Lady at saka kay First, kay President Ferdinand Idrelin Marcos. Sinequester ninyo. Eh, saan napunta yan? Oh, sige daw, be. Kung hindi kurakot, eh kung ako ang presidente, for example, kung ako ang presidente na sequester yung mga alahas, yung mga ari-arian, hindi ko ipasubasta yung mga alahas. Bahal, hayaan ko yung mabulok sa museum. Yan ba ang gusto ni Imelda noon eh? That is regalo niya sa taong bayan. Yung mga alahas na eh, simpre first lady siya, alangan hindi siya mag-ayos doon. O, oh, simpre presentable. Imagine. Oh, ngayon ang issue. Marami kayo na sequester, yung mga Romilietos collection, yung mga alahas na nasabat sa Hawaii. Oh, yung Romilietos collection, yung hairdresser ni Ma'am Imelda. Oh, ano nangyari? Pinasubasta ng gobyerno. Ta, ngayon napunta na ba sa taong bayan 'yon or sa bulsa ng mga kurakot? Eh wag niyo lukuhin yung taong bayan. PCGG. Tapos sabihin niyo, yung finance ganito, pinaghati-hatian ng ahensya ng gobyerno na korap. Alam mo, hindi pa ako magduda
na binulsa ng ibang mga public officials yung mga kwintas, yung mga ano na pinagbibintahan ng mga ari-arian ni Marcos na si Christel na umano ng gobyerno kasi sabi nila ill-gotten wealth daw. Oh, edi sana naging preserve nyo. Hindi pa kayo mapaghalataan. Bakit? Ay, naku kayo talaga, oo. Diba? Huwag kayong magkuhan, huwag kayong mag-iimbento ng kung ano-ano ninyo. Wala kayong ibang issue kay Marcos kung di yung mandaraya, yung ano tawag nito, yung diktador, yung kanyang ama. Yung hindi niya pagbayad sa tax, ganun ang issue ninyo. Diyos ko. Wala ka kayong issue na hindi ka makuha ng gobyerno yung West Philippine Sea. Pati yung mga painting collections, ipasubasta ninyo. Oh, ngayon, saan nyo dinadala yung pera? Ilang dekada na, marami na ang naging presidente sa panahon ni Cory. Umalis si Marcos sa Malacanang, pinalitan ni Cory. Naging presidente si Ramos. Pagdating ni Ramos, si Gloria, si Estrada, si Gloria, may Aquino pa na dumating, may Duterte, Ngayon taong bayan, tanungin ko kayo, hindi ba kayo nagtanong sa PCGG kung saan napunta, ging audit nyo ba o sila lang nag-audit? Nakita nyo ang kaibahan? Salita kayo ng salita na magnanakaw ang pamilya Marcos. Salita kayo ng salita na ill-gotten wealth. Pareho lang tayong hindi pinanganak sa panahon ni pinanganak na pala ako. Kasi that was 1986 nung pinalis sa pwesto. 1983, pinanganak na ako eh. Diba? Tatlong taon ako that time. Nung pinatalsik si Marcos sa kanyang pwesto bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi ba kayo nahiya na naging presidente kayo ng Republika ng Pilipinas dahil ng agaw kayo ng posisyon? Nagkaroon kayo ng posisyon sa gobyerno dahil ang amo ninyo ng agaw ng posisyon? Hindi itinihalal ng taong bayan na tunay? Tapos, ang makaalyado nyo pa ang may ganang magmarcha sa batasang pambansa para iprotesta na dinaya ng ano? Diyos ko, kung noon, nabilog ninyo ang ulo ng tao, ngayon hindi na. Hindi nyo mabilog yung utak ng tao. Ngayon, gipitin ninyo kung ano na ang character assassinations. Diba? So, sa punto na ito, parang si Marcos nga nanakawan eh. Sinira nyo yung mga bahay. Mga Marcos pa nga ang ninakawan, yung mga painting ni Madam Imelda, ninakaw nila at binenta at ng mga alahas. Oh, may say kayo doon? Anong sabi ni Imelda sa interview niya? Eh, hindi ko naman yan itago, hindi ko naman madalay. That is a gift to the Filipino people. So pagregalo, kaya that is the reason why na pinatayo niya yung cultural center of the Philippines. Diba? Pinatayo niya yung cultural center of the Philippines para doon ilagak ang lahat ng mga alahas, lahat ng ano. Tapos isyuhan nyo pa si Imelda ng maraming sapatos. Tingnan nyo mga artista, sobra pa 5,000 ang koleksyon nila ng sapatos. Pinuna nyo ba yan? Diyos ko. How much more pa kaya ang First Lady ng Republika ng Pilipinas? Ayun talaga, oo. O ngayon, na-realize nyo na.